Oo, sin-zone mo lang, no? Para hindi kayo ma-delay. Yes. Which is, I think, the main plan of execution because of the Selena. Sorry, NXP Solid because of the Selena and the Hilda. Meanwhile, Rob Luna, parang umiling ka ng onte dito sa Balmond pick na to ni kaibigan Chakno. Mm-hmm. Apat na picks kagad sa execution, mukhang hindi nila si Sinzone, yung aggression ng NXP. Looking at their level 1 skills, mukhang kokonte sila, Rob Luna. Mukha nga talagang kokonte sila. And I guess this is a Zagat new hero, itong Balmond na to. And what I'm the reason bakit ako napailing, kaya nga sabi mo, kasi itong Balmond, medyo nakalimutan siya nung simula ng pagpasok ng bagong batch. Oo. Diba? Parang ang dami kasing mga heroes. And isa rin na mapapansin natin pala dito, parang Manjin, ha? Mm-hmm. These teams are not willing to use the heroes available na galing from the next project. Ay, oo. So, hindi dinisregard nila yung mga heroes na yun, na, which is yung mga kadalasan lang naman nagagamit dun was like Saber, and Mia. Oh, pero still, looking solid para sa akin dito. The last two picks dito na NXP solid. The Lancelot, of course, that's gonna be H2O Hero. MB, still, gumagamit na itong Gato Katcha. And, of course, that's probably... Ito ngayon ang ano eh. Ngayon ang nagiging ano ng execration, maring Manjin eh. The two marksman setup. So, hindi na ako magtataka if eto Max Masos mag-iiwan siya sa gitna, solo, sa gitna. Oo. Benny Cutie will be going on to the gold lane. Then suddenly, hate yung most likely yung iikot sa mga ano natin. Parang, looking at it, mukhang comfortable pa rin ang NXP Solid sa lineup nila. No? Classic, give space to H2O and H2O will dictate when to fight. No? H2O will dictate kung paano mag-rotate yung kanilang lineup. Meanwhile, execution, they're looking forward to the late game na naman, like what you've said, Rob Luna. Benny Cutie on the Claude. Men, looking at the lineups right now, kanino ka pumapabor? Bibigay ko muna yung akin. I think, mas madaling ma-pull off yung sa NXP. I'll go with NXP Solid as well. I mean, para sa akin kasi, habang nag-explain ka, parang Manjin, was thinking na, kayang i-overtank ng mga heroes dito ng NXP Solid, yung damage na pwedeng ibigay dito, mm-hmm. of course, ng execution, tas given pa na wala silang direct or hard tank dito, the only tank that they have is a disruptive tank, which is yung manggugulo lang, which is the Natalia. Uh-huh. If the Natalia doesn't work on the early, given na may Selena pa, so alam naman natin ang Selena pag naglapag yun ng trap, din nadaanan ni Natalia, suddenly yung sneaky place na gusto mong mangyari, wala na, huli agad. Mm-hmm. Huli agad eh. I think ang ganda yung pick dito ng Selena talaga para ma-counter yung sneaky plays na gustong gamitin ng NXP dito. This is interesting. First time ko makikita si Chakno sa isang assassin support. Yes, definitely. No? And somehow, sobrang squishy ng mga heroes talaga dito ng execution. Parang Manjin, I'm really, really excited. Here we kung go. Paano nila ipu-pull off to dahil medyo risky nga yung ginawa. This is more on offense para sa side ng execution. Ultra offense and ultra late game, I think, para sa execution. Guys and girls, nandito na tayo, game number one. Hold on to your seats. For the gold lane, papasok dito si Benny Cutie. Meanwhile, sa XP lane naman, pupunta si Sagitno habang Gatot Katcha on the XP lane. Alam mo, yung Gatot Katcha, surprisingly, pumapasok din sa laruan eh, dahil sa concussive blast eh. Yes. Oo. Tsaka ano din eh, direct counter din siya on the Farsa itself. Kasi once na nag-feathered airstrike ka, most of the time, teams just wait it out, then saka sila mag-avatar of the Guardian. Oo nga, no? Parang alam na agad na nagka-counteran itong dalawang teams. Rob, pumasok agad yung sinabi mo ha. Sumugod si Chakno dito, but that is MB on the assist, on the taunt and the first kill. First blood, pagmumula dito sa NXP. Rob, yun na. Kakasabi mo lang. Yes. Kag-imbi ka, may trap, boom, huli. Huli, and I think it was all anticipated din ni Captain Chester na talagang magta-try na mag-invade dito ang Natalia because it is what it does eh. Yan talaga ang gagawin ng isang Natalia. Kailangan niya lang manggulo up until the mid-game hanggang makapag-farm yung dalawang carry nila dito, which is the Roger and the Claude. Totoo ka dyan, men. Kumbaga, trabaho lang. At nagka-personala na nga, Chester with a failed attempt on getting the Garrote, but Kiawe is here with the concussive blast, but that is the pounce. Once again, na nagmula dito kay Hate on getting Chester. So, na-punish bigla si Chester dito. 1-1 ang ating score. 1-1 ang ating score. And something interesting din pala dito, no? With the Claude, na naka-average pala siya dito. So, talagang stay lane siya dito in the form of farming din as well dun sa kanyang ano. So, somehow, medyo less yung damage, medyo tanky, pero yung habol mo dito kasi with the average is mas marami kang gold na makukuha every hit. Magpapera, diba? Lang. Yes. Yun lang yung gustong gawin
ni Benny Cutie dito. Kumbaga, Rob, work is work. Work is work. Trabaho lang. Trabaho lang. Speaking of trabaho, ito na yung trabaho ni Chuck Nu. Renny J, nagtrabaho na rin ang kanyang contract Inferno. But Chuck Nu with a smoke screen. But Renny J's spell lifesteal is too much para hulihin dito, para ma-outplay ni na Chuck Nu. So another failed attempt na nagmula dito kay Chuck Nu, Rob Luna. Oo, it's really going well ha, para sa side dito ng NXP Solid, mga kaibigan. And speaking of, almost tatlo dapat yung gagank doon kay Rene J. And happily pulled it off at naiiwan dito sa MB. Kaya nga lang sabi ko sa iyo kanina, paring Manjit, pag na-out tank dito ng NXP Solid, regardless may damage ang execration, I don't think na may enough silang damage para i-burst down yung mga tanky hero like Gato Kacha, even dito si Rene J, and even Yawi, Ida Hilda itself. Sobrang magiging mahirap. No, sobra na nga, magiging mahirap pa para sa side ng execution. Meanwhile, sabi ng H2O naman dito na hindi naman mahirap para sa amin yung damage. Dahil sinabi nga ni Rob Luna na malalambot kayo. Bukod sa malambot, may damage kami. So, NXP Solid. Rob, ginagamit nila yung kalakasan ng burst nila at level 1 at yung tankiness nila para makuha itong early game. Mm-hmm. And aside from that, parang Manjin, ito ah, tignan mo dito, we have our Gillette Instant Replay. May kita mo dito, talagang even H2O, kaya niyang pasukin. Sa, isa pa no, ang lalambot din talaga ng hero dito ng execration. And that's the price they have to pay na wala silang hard tank dito. Naturally, malambot sila, no? Kasi yung pseudo tank nila dito ay yung Balmond lang. Which is, I think, napatunayan natin na kapag late game, hindi natin gusto, no? Kasi nawawalan ng damage. So ngayon, ayan no, it took a long time bago ka makarecover. Sabi dito ng Salvakuta, execration napakatagal bago sila makapagpatumba ng isang hero sa ganitong stage. Pero I think baka mamaya, alam mo naman late game Claude eh, isa ka rin sa mga Claude, alam ko, Claude users eh. Alam mo yung damage output niyan kapag nagkaroon na ng Demon Hunter Sword eh. Yes. Pero kasi ano eh, let for example, in a perfect world, sabihin natin nakapag-farm dito yung execration. They have damage from Benny Cutie. Isang ulti niya dito with a... Blazing Duet. Paano mo i-burst yon sa isang like, H2O? Kasi pwede siyang mag-Torn Rose, pwede siyang mag-Phantom Execution na ganyan na hindi mo masusulit yung Blazing Duet sa isang Lancelot. Siguro the pwede mong madaling ma-burst down was just only Chester. Yung support pa. Yeah, the support. Yung support pa. Tama ka dyan. Bukod sa tankiness, sabi ni Rob Luna dito ay meron ding mobility. 4-2 is the score. Basag na rin yung tower dito sa bottom lane. Same as game number 1. Nung last time silang nagkita, NXP Solid dictating the early game. I think it's based on stats na ang sakit, ang lakas ng NXP kapag nakontrol nilang early. And looking at the items, Rob Luna, pabuo na ang endless battle ni kaibigang Rene J. Yes, bukod sa endless battle, we also have to look dito, even yung mga damage. Or tignan mo kung anong binibuild dito ng mga ano, ni MB dito drawing for the Curse Helmet. Alam mo yung magpapakunat lang sila and they just automatically win dito sa laro na to. And Chuck Nu, dito yung pinaka magiging silbi niya sa game na to, somehow unti-unting nawawala. Nag-e-expire. Yes. Yung damage output ni Chuck Nu dito. Another arrow coming in. Let's Phantom Execution. 170 gold sa bulsa dito ni H2O. At kagaya nga ng sinabi mo, Chuck Nu, no. Sa pag-execute, dalawa na wala para dito sa execution. Ang mahirap pa pala dito, no, Manjin, is that nag-aagawan na ng farm dito si ano, yung Roger natin and as well with Claude. Lumiliit ng lumiliit ang mapa ng execration dito at hindi na nila kayang i-contest kahit sa ang lane pa. Oo nga, kumbaga yung baon mong kanin nung elementary ka, pinaghatian nyo pa nung kasama mong medyo buraot. So medyo nagugutom kayo ngayon sa farm. Totoo. Parang ganun yung nangyari. Gutom talaga sa farm. At ito pa ang mahirap dyan. They really need to out damage dito ang NXP Solid. Pero I don't think we will be seeing that for the next like 3 to 5 minutes of the game. Dahil ito, lalo na pag nabasag itong outer turret dito sa gitna, which is the T3, sa execution, mas lalo na sila dito. Even their buffs, baka hindi na rin nila makuha. Parang nagkakaubusan na ng resources dito. And Rob, gusto ko yung sinabi mo kanina na parang, actually hindi parang, itong NXP, comfortable sila sa mga heroes na ginagamit nila ngayon. Kabisado nila yung limits ng mga heroes and yung playstyle din, no? I think, up for debate yun eh. Ano bang mas pipiliin mo, yung strat na kinompose ninyo o yung mga heroes na
talagang komportable ka. Parang mas gusto ko yun actually para sa side ng NXP eh. Mas, ako would always go for the comfortable picks dito para sa side. Itong lahat ng hero dito na NXP solid, komportable lahat sila dito. Well, we're not saying na Execration na hindi nila kayang ipulot to. Kaso kasi, isa sa winning condition dito na Execration was Chakno na manggulo yes. on Natalia. Pero yes. di ba na-pick up siya doon nila Chester and MB. And somehow, lumiit yung nagiging... Yung point na yan, nung draft na yan. At alam ni na Chester and NB yan. At mukhang magkakaroon ng laban. Avatar of Guardian, sabog! Patay ang germs. Pero ayun pala, mula sa likod, Phantom Execution mula na naman kay H2O. Buhay pa din ang Torre dito ng Execration. But still, NXP solid. Dictating the tempo of this game. Yes. I was thinking din pala, no, Manjin. Wala rin pala sila dito pang pick-off. I mean, what I mean pang pick-off, like crowd control on the side of Execration. I mean, paano mo hahabulin ng isang Hilda? Let alone pag tumalon na si MB palayo, nag-dash na si H2O. Sobrang ano, paano, ang pinaka-lockdown lang nila dito was a silence, yung smoke ng isang Natalia. Yes, but hold that thought, Rob Luna, dahil mukhang magkakaroon ng laban dito. Ultimate, lethal counter, dito si Hate with the pounce. And ngayon, Yawe, dami niyang stacks dito, pero yung shield from the bush itself, Yawe, surviving the potential death. Ready J also flickering in. Papasok. Chakno dashing out. Dashing through the snow. Chakno, buhay pa din. Betty Cutie with the blazing duet. Huwag kang makulit. Sabi ni Betty Cutie, Chester ay Tutor Pet. 9-4. Lamang pa rin ang NXP. Pero may onting kill ang Exe. Pero hindi pa rin nagbabago ang storya ng game. Hindi talaga magbabago. Kung nakita mo ba yon yung doon sa part nung kay Yawi before actually the end nung clash na yon, sumasayaw na lang si Yawi doon sa may bush and hindi nila yung ma-hold. Execration dito talaga, they really need to kill the hero or at least, di ba, ma-hold nila yon eto. Pero mukhang makukuha yata nila dito si H2O. Nakuha si H2O. Sobrang clutch noon, man. I would take that kung ikaw ay Exe, NXP. Ang gusto lang sana nila doon ay Torre. Mm-hmm. Rob Luna, but again, going back to what you said, Yawe again having the time of his life, even though meron siyang two deaths, hindi agad mapapatumba. Kahit I think si Renny J, hindi rin eh. Totoo, yun nga, yun, dito naglalak din as well yung draft dito ng Execration. Wala silang direct crowd control to be able to hold anyone dito sa mga miyembro dito ng NXP Solid. So unless na ma-burst down nila ang isang hero, pwedeng makatakas. Kailangan nila dito ng Blazing Duet, House Lethal Counter, Chester! Garote out, tumapa dito ang trap na that is the taunt sa by arrow na naman coming in sa Gitno. Makunat din ako, sabi ni sa Gitno. Buhay pa din. Same actually with NXP solid on getting the Balmon. Ang dami nilang binuos doon, no ultimates. But still, Execration, papasok na ata tayo sa late game, Rob Luna. Totoo. And like what we've said, ang isang Balmon, meron lang yan parang power spike. Once na umabot tayo more likely the 15-minute mark, medyo nawawala na yung parang pinaka-strength ng isang Balmon pick. Siguro pwede mong ibigay yung merit na madaling pang last hit sa mga Lord. Oo, yung lethal counter. But as I say this, mukhang magkakaroon ng laban dito. Si Itomax na may target. Nice! Flicker out, MB, puno ang kanyang bars dito. Kukuha pa siya ng isang sapak. Meanwhile, sa Gitno, flanking H2O doon sa bandang likod. Mm-hmm. Saksak patalikod. Sabi ni sa Gitno dito, walang magkakabatayan. But sa Gitno, still going in. Feather air strike para kay Etomax dito. Walang magaganap. Naglokohan lang yung dalawang teams. Oo. There's a slight miscommunication doon sa side ng NXP Solid. Tumalon si Rene J na hindi, not knowing na si MB nag-Avatar of the Guardian out na. Buti na lang, well-farmed dito yung Tamos ni Rene J na hindi siya kayang patayin agad-agad ng Execration. He just walked out doon sa pagkakatalo niya. Kilala naman natin si The Bomb, Rene J, na kahit bigyan mo ng kahit anong hero basta makapag-farm, susugod at susugod eh. And I think isa yun sa mga strengths ng Execration eh. Yung alam nila kung kailan mag-overstay si Rene J. It rhymes. Pero yun na naman. Naulit na naman Baring Minjin. Pero mukhang hindi na siswerte dito si Sagit no dahil nakaabang doon si Chester. But look at dito. At Chakno, medyo na-spot out na siya dito. Oh my glove! Chakno! Chinukchak si H2O! Pero siya na-chukchak din! Pero nandito na ang pagbangon ng api ng Team Execration. MB magmimiss ang kanyang taunt dito. Here comes another stun of the Curse of Crow. Phoenix form, Mamba out. Para kay Inumak, but that's the arrow one from more. Chester. Flinker, Betty Cutie with the Blazing Duet. But he won't survive. Rene J, okay ka ba, Rene J? Dahil mukhang okay na okay. 14-6. Akala ko yun na yun para sa Execration. Pero Rob Luna, The Bomb, K
came to play, Renny J. Yes, ang ganda nung pick-off ni Chacno doon. Worth it yon kahit namatay siya doon. Pero syempre, na-outdamage pa rin sila. Nakita natin na, yung Blazing Duet doon ni Benny Cutie was not really enough. Halos sinalo na ng buong miyembro dito ng NXP Solid in the damage. Hindi pa, wala pa rin, walang ano, harap kinilipi lang eh. Oo, yung mga eh. Members dito ng NXP Solid for the ulti ni Benny Cutie. Sabi ng NXP dito, wag dyan. Oo. May kiliti ako dyan at ganoon lang yung nangyari. Kulang sa damage at masyadong makunat. Yun ang storya ng NXP Solid dito, Renny J. And pwede ko na rin sabihin na si Yawi. At men, meron na rin Dominance Ice. Si MB dito, countered na talaga. Pero bago ako magsalita, mukhang magkakaroon ng laban. Tinamaan ang tatlo! Avatar of Guardian mula kay MB. Tatlo din ang mawawala. Grabe, nabulabog yung mga gamo-gamo dun sa may damo, min. Oo nga, Thanos. I'm not really sure kung nakita or na-spot out nila na ganun kadami yung member dun ng Execration. This is gonna be a free lord unless manakaw ni Ertomax dito pero na-spot out siya ni Yawi. Tingnan natin kung kaya niya ba at mukhang hindi na nga, Rob Luna. That is, of course, Retribution to execute the lord. And Ertomax, okay, mabubuhay pa siya. Tamang kending lang muna siya ng kanyang evening gown pero... NXP Solid, in control ng buong laro. In control and solid na solid, pero syempre, this is still Execration. We're not gonna be counting them out kahit anong pang mangyari. This is the Gillette Instant Replay. Nakita natin yung talon after of the Guardian almost hitting three members of Execration. Natira na lang sila, Ertomax and as well, dun yung... Ang ganda nun. Sagit nun, no? Ano man, nainisip ko kanina kung mananakaw pa ni Sagit nun yung ano. Kasi yung umiikot siya dun sa Lord, eh. Oo. Ang ganda nung ultimate na yun para kay MB. Yun yung pinaka-perfect spot na mahuli mo yung tatlong heroes. And ang dami rin, no? Ikaw rin nagsabi, no? Yung XM walang pick-offs, pero mas madami sa side ng NXP. Mas marami silang crowd control pick-offs pala. Hindi pick-offs execute. Yes, and mukhang gusto nang i-end to ha, pari man Jane, ang NXP Solid. And ayaw na nilang magkamali at it really hurts na naman round 2 dito. Okay, pasok ngayon dito ang Blazing Duet sa dalawa, pero nasaan na NXP Solid? Isang mabilis, sabi dito ng mga TikTok, Chris. At panahon na para umalis ang execution.